pwede mong itap sa labas to. Kung halimbawa dumaan ka ng junction box, tatlo lang yung papupuntahin mo dito. Naway, galing ng junction box ay magtatap yung galing mo sa ilaw at papunta sa source. Okay, bali, sa actual guys, ayan na yun siya. Ito yung galing breaker. Ayan sinasabi ko kanina. Ito, ito. Junlin! Ito na yung papunta ng ilaw. So, lalagay natin siya sa 20. 1. Wala na kayong gagalawin dyan, ma'am. Mamaya, mag-off na to pagdating ng alas 9. Mga 8. Dito mo ilagay yan, 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 sa part na yan. Tapos ito, ang sign na to kasi naka-on siya. Pag ito, nakapaganyan, naka-opposition yun. Oh, meron naman talaga. So guys, nandito kami sa Welcon Magallanes. So naghanap tayo ng timer. Timer pe. Sir, Madam Panasonic timer. Ayun yung common na ginagamit natin na timer. Magkano is siya, Madam? Ayun sir. Ito, ilalim. Yes, sir. 38. Ito? 38 o 36? 2, 1, 2, 2. 2. 2, 3, 1. Meron siya lang tag 36, may pag tag 4, 1, 9, 3. Anong pinagkaiba? Yun yata yun, sir, yung may battery. Guys! Okay, guys, mahal na pala siya. So yun guys, bibili na natin yung timer na 3,614.75 yan siya. May point pa, no? Tapos bibili din ako ng 3-way. Ang napili kong 3-way ay ano, Omni. Saan yan yung 3-way? Doon? Para ito doon sa bahay nila, ano, ni La Pastor. May ano, may lalagyan kasi akong 3-way doon sa bahay ng pastor namin. So Omni. Ano siya? Hinahanap nila, oh. 75. 2,000 pala yan. 75, pero ang bibilin ko ito lang kasi may bahay naman. 75 lang ito. So, yan yung ating lalagyan ng timer switch. Ang ating signage. Yan. So, naka-on siya ngayon, so bali off muna natin dun sa panel board, sa breaker. Okay. So, yun. Off ko sana yung signage, sir. Oo, wala na yun. Wala palang director ito, hindi pa nalagyan. Ngayon, pwede nga lang po. Ang ating switch. Tipo na ang switch. Ang ko dun sa bias na yun, mabilis. Maganda rin pang termo na itong ganito. So yan. So yan, dahil line to neutral ito, tingnan natin kung saan yung may power dito. So ang may power ay ito. Ayan, ito. Ito yung line. Nahulog yung isa. Tanggalin natin. Hindi natin ma-off sa breaker kasi nga wala pa pala yung directory. So, hindi tayo pwedeng mag-on, mag-off basta-basta kasi nga baka ang may off natin ay yung mga outlet. Maapektuhan yung operation ng ating store kasi nga ginagamit nila sa computer. Baka magkamali ako mag-off. Kaya, ayan. Balutan ko na lang ng tape. So, ito yung ayan. Ano pala to?
load pala to, galing to sa ilaw. So yung neutral pala nito ay ito. Isa. Bali, mamaya papaliwanag natin yung connection niyan. Ito load ito galing sa supply na ng ilaw to. Bali, ito sila. Yan. Ito yung load. Galing natin to. Sundin natin siya basta putulin para hindi umiksi yung wire. So, lagyan natin ng tagging yan mamaya. Mas maganda kapag may marking o tagging o label para yung kasunod na gagawa ay hindi maligaw. Kung halimbawa man may gagawa dito. Yan, load. Ito yung source or galing sa breaker. Yan, source or supply. So, lagyan lang din natin ng tape muna yan. Ito, direction kung paano niya. So, yun yung kanyang ano guys, diagram oh, yan. Ito yung power supply. At ito yung load. Ito yung pumunta sa ilaw. So, bali, halimbawa, meron kayong ilaw dito. Ito ay yung wire papunta dito. Ayan, wire papunta dito. Yan lang yan. Ito, ito, common lang naman ito. Pwede kang mag-tap dito sa labas. Halimbawa ito, pwede mong itap sa labas to. Kung halimbawa dumaan ka ng junction box, tatlo lang yung papupuntahin mo dito na wire galing ng junction box ay magtatap yung galing mo sa ilaw at papunta sa source. Pwede dito yan. So, kung baguhan ka, mas madali ito. Itong ganitong klaseng diagram, itong original, ito na lang susundin mo. Mas madali yan. Magpapatakbo ka lang ng dalawang wire mula sa ilaw, mula dun sa bombilya, papunta dito. At galing sa breaker, ito galing sa breaker. Galing sa circuit breaker ito. Circuit breaker ito. Kahit ano yan, ang connection natin dito ay line to neutral. Kahit saan naman dyan, kahit dito yung may supply or kahit dito yung neutral, walang problema. Kahit magkabaligtaran sila dyan. So, parehas lang naman ang connection yan. Kahit sa line to line, ganun lang din. Pwede dito lang line 1, pwede line 2 nandun. Okay. Bali, sa actual guys, yan na yan siya. Ito yung galing breaker. Yan sinasabi ko kanina. Ito. Ito na yung papunta ng ilaw. So, ito yung mukha ng ating timer. So, tatanggalin lang natin itong screw kasi nandun yung kanyang terminal sa ilalim. Yan. So, dito yung source o power supply. Load. Agyan lang natin ang kanal yung dadaanan ng wire. Gypsum board lang naman, kaya madali lang siyang hiwain. So, ayan. Lagay na natin sa ating timer. So, babalatan muna natin itong sa load side banda. Yan. So, ano naman yan? May pit naman. So, mas madali kasi ikabit yung wire niyan kapag ganito lang muna siya. Saka i-fix doon sa ating wall.
para may lagay ng mabuti yung wire, hindi siya pilit. Yan. So, higpitan lang natin mabuti. Yan. Sunod natin yung kanyang power supply. Ito. At baligtaran. Kahit baligtaran yan. Basta dito yung power supply. Anong problema? Okay. Ilaw na. Meron ng ilaw yung kanyang indicator, power indicator, yun. Patunay na buhay na siya. So, yung ating mga pin, yung kulay red, ito yung on. Ito yung gagamitin sa pag-on. So, tatanggalin muna natin ito dito. Yan, para iset na natin yung oras sa time kung kailan sila mag-time in or papasok sa umaga. So, iset muna natin ito sa oras ngayon. So, itutok lang natin yung oras. Kung ito, itong araw na to. Yan. Kung anong oras ngayon. So, anong oras ngayon? At 3:50. 3:50. So, 3:50, bali, doon na siya sa 15. Military time. So, ang alas 3 ay 15. So, ikutin lang natin to. Itapat natin dyan sa 15. 3 50. So, doon natin tutok, guys. Malapit na 16. Sa malapit na sa 16, yon. So, doon natin tutok. Ngayon, titestingin natin to. Ilalagay natin yung ating pin, yung off sa alas, kung anong oras mag off yung ating mall o magsasarado yung ating mall. So yung mall ay magsasarado ng alas 8. So sabi ni ma'am alas 9 daw ang closing o close ng mall. So nandun siya sa 20 kasi alas 8. Ay o. 21 pala. 22 sorry. Alas 10. So ilagay natin yan doon. So andali. Ito. Papakita muna natin sa kanila. Ito, kung nakikita nyo to, yung maliit na yan na nakaumbok, siya yung tatama doon sa ating pinaka-switch. Ito kasi yung on and off. Ito. Itong portion na to. Kapag tumapat ito, itong maliit na yan, dito sa dito sa ano na to, sa side na to, mayroong ano yan dun eh. Meron ding nakausling umbok o nakaumbok na ano doon na kagaya din ito. Kapag naaabot niya yon, kasi umiikot yan guys, yan o, kung naririnig niya yan, umiikot na siya, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung pag-ikot niyan, pero mahina lang.
mabagal lang pala siya. Mabagal lang yung ikot niyan. Kaya hindi natin nahalata na umiikot siya. Pero yung tunog na yan, hudyat yan, na siya ay tuloy-tuloy na umiikot. So, kapag umabot na to doon, pipitik yan siya. Pag pumitik yan siya, ibig sabihin, mamamatay na yung ilaw. So, ito yung portion na to. Ayan. Ito yung hudyat na siya ay mamamatay na. Okay, so dito makikita yan. Magpipitik yan dyan. So, lalagay natin siya sa 21. So, bali, dahil gumana na yung oras natin, huwag na natin itutok sa pinaka 21. So, ilagpas natin konti. Yan. Yan. May kanal lang naman yan siya, guys. May kanal lang yan siya. Yan. Tapos yung ating on, kung anong oras bukas, 8:45. Ha? 8:45. 8:45 bukas, no? Dito natin ilalagay sa malapit sa 9 na. Ito, ito, ito. Yan, maliit lang kasi guys, hindi nyo masyadong makikita yan. Dito, ito. O, huwag natin i... Yan, hindi ko masyadong makita. Yan, yan, yan. Huwag natin masyadong ilagay sa... 9. Okay, yan yan siya guys. So mamamatay ito mamaya. Pag naabot niya to dito, mamamatay yan mamaya. Then tuloy-tuloy lang ang ikot niya, magdamag. Pag na, alas 9 na or 8:45 na, mga maabot niya na dito yan. Itong pula, pupunta na yan dun sa on position naman. Yan, iilaw na yung signage. Okay. So, ngayon, titestingin natin yan. Nalagay lang natin dito para malaman natin kung legit na yung ginawa natin. Lalagay ko itong pin dito para malaman natin kung iilaw yung ating signage. At ilagay din natin to isa, pang off. Kung ma-off din yung ating signage na titestingin sa pinakamalapit lang. Dikit na dikit lang yan sila guys. Kasi matagal din to eh. Matagal na paghihintay. Okay. So, ayan. Nakasit na tayo. So, tingnan lang natin. Aabangan lang natin kung mag-on yung ating signage. So, tama ba? Yan. Maghintay tayo ng ilang minuto siguro. Para malaman natin na mag-on na siya. Okay, so tara. Sa labas. Pero takpan ko muna itong, baka may ma-curious at tinusok. Lagyan muna natin yan. Para sa safety purpose. So, okay. Tingnan natin kung naabot niya na yung... Yan. Pag pumitik yan, pag tumunog ito, ibig sabihin, nasagi niya na yung pinaka-switch niya. Mag-on na yung signage or yung ilaw natin. So yun guys, ayan, papakita natin ulit itong ating pin. So kung nakikita nyo guys, yan, ipagpapantayin ko sila. Yan. Nakikita nyo, yung kanilang nakausling portion na to, hindi sila pantay. Ibig sabihin, yung switch natin doon, magkaiba din yung kanilang pinaka, ano niya, kanal o pinakagatla niya doon. Ibig sabihin, kapag nakatutok na to doon, yung portion na yun doon, para lang talaga dito sa on. Sa taas na position yun. Tapos yung off naman, nasa babang position naman yun. Dito, hindi kasi nakikita ng maayos yan. Guys, dito natin makikita yan mamaya kung gagana na siya kung iilaw na yung signage na yan. So, pag tumunog yan,
itong change switch position niya, ito. Pupunta yan doon. O kumbaga ito, papalo yan, papunta sa on. Yeah. So, madali lang naman ikabit ito. May manual naman siya, guys. Pero doon sa mga baguhan pa lang. So, yun, medyo makakatulong din to sa inyo. So, bali yan siya, guys. Oh. Pag on position, ayan, oh, nakaganyan siya. Pag off position, yan, yan. Yan yung kanyang indicator. Yung sa gitna na yon, nakikita nyo yan. Pag naka-on siya, nakapapunta yan doon. Tapos pag off naman, nakapababa lang yung sa gitna na yon. So, yun yung show. Yun. Ayan, 25 minutes na nakalipas, guys. Yan na siya, oh. Lapit na magpantay doon sa on position niya. Lapit na doon sa on position niya, guys. Lapit na siyang humiga. Yung sa gitna. 28 minutes na ang nakalipas. Ayan. Ayan na siya, oh. Pag lumagatik yan, ibig sabihin, naka-on na siya. Pero hindi na natin antayin na ma-off yan, guys. Natanggalin na namin itong nilagay namin mamaya na ano yan, testing. So, proven naman yan kapag nag-on. Mamamatay naman yan mamaya pagdating dito. Sa yun. Yan siya. Ibig sabihin, nag-on na yun. So, tingnan natin. Ayan na. May ilaw na siya. May ilaw na siya. Yan. Yun. Ayan na siya. May ilaw na. Okay. So, hindi na natin antayin yung ano. Off niya. Ayan na, ma'am. Okay na. Natisting na namin, ma'am. So, tatanggalin ko na itong red. Tanggal na rin natin yung sa off position. Yan. So, bali ma'am, nakasit na to para sa oras bukas. If ever na dumating yung 8:45 or 8:50, iilaw na to siya. So, bali ito yung oras natin sa umaga. Ito to. Wala na kayong gagalawin dyan, ma'am. Mamaya, mag-off na to pagdating ng alas 9. Doon natin nilagay sa or wala pang alas 9, mag-off na yan kasi hindi natin sinakto doon sa ano, sa 21. So, bukas din tuloy-tuloy lang ang ikot kasi yan eh kapag hindi ninyo in-off yung power. Hindi nyo in-off yung power dito. Tanggalin mo natin yung pin. Huwag mo nang galawin yung ano, kung saan nakaset ito. Kasi yun na yung talagang nakafix na time niya sa umaga at sa gabi. Itong dalawang na to, yung on and off. Ito yung on, ito yung off. So, bali ang gagalawin nyo lang dyan kapag nag-brownout. Ito. Oo, pag ganyan lang. Ang 4 niya, 14. 14, di ba? 16? Ah, 16, oo. Sige ma'am, ikutin mo lang yan. Sige. Hanggang maabot mo yung... Dito, tatapat. Oo. Itatapat mo itong araw na to. Itong, ano na yan, araw na yan. Yan. Oh, alas 4 yan, sakto. So, anong oras niya? 4:36, no? So, dito mo ma'am sa gitna ilagay. Itong araw, doon mo sa ilagay. Pagitan ng 16 sa 17, iwat mo pa konti. Yan. Yan, okay na yan. So, ganun lang. Yung ano niya, pin. Tapos, itong pin, ilagay mo ito ulit sa... Off yan? Oo, oh, yan ma'am. Yan. Ikaw maglagay ma'am dito sa part na to. Sa pagitan ng maliliit na ano na yun, no? Butas. Kahit bang isakto sa 29. Doon ba nila? Sa dito mama. Mga 8. Dito mo ilagay yan, yan, yan. Sa part na yun. Sa 20 banda. Yan. Okay. Yan, okay yan. Tapos ito, ang off. On. Ay, ang on pala. Sorry. Dito sa, ito, ito, ito. Sa, mga malapit 8, sa 9 na. 8:45. Yan, yan, yan. Kasi halos 30 minutes yan eh, or 40 minutes yan eh, yan. Yan. Yan o. Ganun ba?
So, yan, ano pa lang yan, ma'am? 30, mga 30 pa lang yan. Doon mo pa banda. Yan, okay yan. So, ganun lang. So, kung anong oras siya nag-brownout, ma'am, tapat nung doon sa oras, kung anong oras bumalik yung power. Tapos yan, sa on, sa off position, saka on ito. Nakaganyan siya, ma'am, ngayon, kasi ito, ang sign na to, kasi naka-on siya. Pag, ito, nakapaganyan, naka-off position yun. So, ngayon, umiilaw yung signage natin. So, ito, mga ano lang to, reserva lang, ma'am. Kung sakali lang na may nawala dyan, wag mo nang tanungin sa kanila kung sinong nakialam. Walang aamin. Walang aamin yun. Ito, ano lang yan? Mga reserva. So, okay na. So, picture. Okay. Lagyan na natin yung takip. Okay. Okay guys, napadaan ulit tayo sa ating kaibigan dito. Ayan. Ayan. Si Bossing. Ano po? Ano pa naman? Okay. Mga dabar cuts ni Arman. Si sir nakasama na to eh. Ito, takasabay-bay talaga to namin. Ito, ito. About electrical. Ayun, thank you. Salamat sir. Bye-bye po. Ayan, may mga dabar cuts tayo dito. Na bago. So yung ating motor nandito guys. Ayan. And guys, hanggang dito na lang. God bless.